Isang maganda, kaaya-aya at makabuluhang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Nichelle Hennessey Echalas mula sa mataas na paaralang nasyonal ng Teresa at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang aking mga kaalaman tungkol sa pagsulat ng natatanging lathalain o sa wikang Ingles, Writing a Feature Story. Bilang panimula ay atin munang bigyan ng kahulugan kung ano ba ang lathalain. Ang lathalain ay isang uri ng pamahayagan na nag-uulat ng mga makatotohanang bagay o pangyayari batay sa pag-aaral, pananaliksik o pakikipanayam at sinusulat sa isang paraang kawili-wili. Sa makatuwid, ang lathalain ay base lamang sa katotohanan at ang pangunahing layunin nito ay magbigay kasiyahan sa mga mambabasa. Ikalawa, maaaring isulat sa iba't ibang anyo o estilo, ngunit kailangan na ito'y angkop sa nilalaman. Di tulad ng ibang artikulo sa pahayagan, ang lathalain ang nagbibigay sa manunulat ng masigit na kalayaan sa pagpili ng paksa at estilo ng pagsulat. Ngunit, kailangan ding isaalang-alang ng manunulat kung ano ang estilong nababagay sa kanyang paksang mapipili. Ano-ano nga ba ang katangian ng isang manunulat ng lathalain? Una, ikaw ay dapat na maging malikhain. Hindi lamang sa larangan ng sine maipapakita ang pagiging malikhain ng isang tao. Ito ay maipapakita rin sa pamamagitan ng malawak na imahinasyon sa pagpili ng paksa ng sulatin at pagkakaroon ng bukas na pangunawa sa mga ideya o bagay sa iyong paligid. Ikalawa, ang manunulat ng lathalain ay may interes. Ibig sabihin nito, ikaw ay dapat na may kaalaman sa paksang iyong nais talakayin at may pagnanais na palawakin pa ang pangunawa sa paksang ito. Kung ang isang manunulat ay hindi interesado sa kanyang isinusulat, imposibleng mabigyan niya ng makabuluhan at kaakit-akit na lathalain ang paksang ito. Ikatlo, ang isang manunulat ay mahilig magtanong. Ang isang mahusay na manunulat ay tanggap sa kanyang sarili na marami pa siyang kailangang malaman. Sa makatuwid, hindi lamang siya nakabase sa sariling kaalaman at bukas ang kanyang kaisipan sa iba't ibang paniniwala. At ikaapat, ang manunulat ay mahilig din magbasa. Ang pagbabasa ng iba't ibang sulatin ang makatutulong sa iyo upang makakuha ng mas maraming ideya kung paano magiging mas mahusay sa iyong larangan. Ano-ano naman ang katangian ng isang mahusay na lathalain? Una, ito ay may kaibang estilo at anyo ng pahayag. Sa wikang Ingles, unique and well-structured. Ang isang sulatin na ginugulan ng atensyon sa estilo ng paggawa ay siyang tatatak sa sinuman ang babasa nito. Bukod dito, ang isang lathalain ay may kawilihan o nagtataglay ng mga elemento na pupukaw sa atensyon at magbibigay kasiyahan sa sinumang nagbabasa nito. Magiging interesado rin ang mga nagbabasa sa isang sulatin kung nagagawa nitong kilitiin ang kanilang isip sa pamamagitan ng mga bagong ideya o nakakatuwang opinyon sa mga bagay-bagay. Isa pang katangian ng lathalain ay ang pagiging timeless. Ibig sabihin, anumang panahon ito basahin at anuman ang edad ng taong babasa nito, nagagawa pa rin nilang makaugnay sa mga pahayag ng manunulat. At ang huli, ito ay nasusulat sa ikalawa o ikatlong panauhan. Mas kilala ito sa Ingles na second or third person point of view. Ang unang panauhan ng pahayag o ang first person point of view ng lathalain ay madalas lamang gamitin kung ang nilalaman ay personal na karanasan o opinyon ng manunulat. Ngayon naman ay talakayin natin ang iba't ibang uri ng lathalain. Marahil ay nakabasa na kayo ng halimbawa ng mga ito. Ang una ay tinatawag na lathalaing nagpapabatid. Ito ay naghahayag ng impormasyon tungkol sa isang ideya o konsepto na maaaring base sa obserbasyon
at pananaliksik ng manunulat. Gaya ng panulat ni Lila M. Dugay na may pamagat na benepisyo ng dark chocolate sa utak ng tao. Dito ay inisa-isa niya ang mabubuting dulot ng dark chocolate sa emosyonal, pisikal at intelektual na aspeto. Ang ganitong uri ng lathalain ay nangangailangan ng masusing pananaliksik at pagsala ng impormasyon. Ang ikalawa ay lathalaing pansariling karanasan. Ito ay isang lathalain na nagbabahagi ng personal na karanasan ng manunulat o ng sinumang individual patungko sa isang pangyayari. Halimbawa ay isang sipi mula sa parehong manunulat, paaralan, bahay, paaralan, bahay. Ganito ako nabuhay simula nung ako'y elementarya hanggang sekundarya. Hindi marunong makahalubilo sa iba. Kaya nga tawag nila sa akin, taong bahay. At sa paaralan, kalimitan akong nakikitang tahimik at nag-iisa. Pero hindi talaga ako ganoon. Isa akong madaldal at bungangerang tao. Sa ganitong uri ng lathalain, maaaring magbahagi ang manunulat ng kanyang sariling kwento o kaya naman ay mula sa karanasan ng ibang tao. Ang ikatlo naman ay tinatawag na lathalaing pangkasaysayan. Ito ay uri ng lathalain na naghahayag ng isang makabuluhang pangyayari sa kasaysayan ng isang komunidad, bansa o maging pangbuong daigdig. Isang magandang paksa sa lathalaing ito ay ang pagdadeklara kay Joe Biden bilang bagong pangulo ng Estados Unidos. Dito ay maaaring ihayag ng manunulat ang mga naunang opinyon ng tao bago siya maging pangulo, mga personal na paniniwalang pampolitika, mga plataporma o maging ang obhektibong paghalintulad sa kanya at sa dating pangulo na kanyang pinalitan. Ang ikaapat ay lathalaing pabalita. Ito ay isang lathalain na naglalaman ng mga impormasyon, argumento o opinyon batay sa mga bago o kasalukuyang pangyayari. Halimbawa, pag-propose sa gitna ng daan, nakakakilig o nakakainis. Lahat naman tayo kahit hindi natin aminin ay kinikilig kapag may namataan tayo nagpo-propose sa harap ng maraming tao. Sa park, sa coffee shop, sa food court at sa restaurant. Pero nakarinig ka na ba ng isang marriage proposal sa gitna ng daan? Iba ito sa tunay na balita sapagkat sa lathalaing ito, maaaring magbigay ang manunulat ng opinyon at argumento o magbahagi ng mas particular na detalye tungkol sa paksang tinatalakay. At ang huling uri ay tinatawag na pangkatauhang lathalaing daglit. Ito naman ay naglalaman ng paglalarawan o kwento ng isang natatanging personalidad. Halimbawa ay ang sulating ito na sinulat din ni Natalie K. Roman. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Ito ay isang tanyag na pahayag mula sa pelikulang pinagbidahan ni Nora Honor. Sa pelikulang ito ay isa siyang faith healer na pinaniniwala ang nakagagamot ng iba't ibang uri ng sakit. Ito ay siping panimula ng isang pangkatauhang daglit tungkol sa sikat na artistang si Nora Honor. At ngayon naman ay babahagi ko sa inyo kung paano gawin ang isang natatanging lathalain. Ito ay may apat na mahalagang bahagi. Ang pamagat, panimula na binubuo ng lead at pambungad na talata, ang katawan at ang wakas. Ang pamagat ng isang lathalain ay dapat na nakakapukaw ng atensyon at may simple at malinaw na mensahe. Ilan sa mahuhusay na halimbawa ng pamagat ay ang mga sumusunod. Kinadenang bahaghari, mga hirap at danas ng mga LGBT sa Pilipinas. Ang artikulong ito ay naglalahad ng mga isyong kadalasan ay binabato sa mga miyembro ng LGBT community sa ating bansa. Ikalawa ay ang pinamagatang nakakubling susi ng tagumpay. Ito naman ay naglalaman ng inspirasyonal na kwento kung paano maaabot ng kabataan ang kanilang mga pangarap.
At ang huli ay responsableng pluma na tumutukoy sa pagiging responsable at makatao ng isang mamamahayag. Ang pamagat ng isang lathalain ay walang konkretong haba, bilang ng salita o wikang gagamitin. Ang mahalaga, ito ang magsisilbing epektibong basihan ng mga mambabasa upang magkaroon ng interes sa inyong isinulat. Ang panimula naman ay magiging mas makapupukaw ng atensyon kung ito ay may dalawang bahagi, ang lead at ang pambungad na talata. Hayaan ninyo na ibahagi ko sa inyo ang nagkamit ng unang pwesto sa National Schools Press Conference 2014 sa larangan ng pagsulat ng lathalain. Ito ay pinamagatang responsableng pluma ni Marvin N. Pamisa mula sa probinsya ng Cagayan de Oro. Ito ang kanyang panimula. Sulat, bura, sulat, bura. Sa patuloy na pag-inog ng mundo, patuloy rin ang pangungukilkil ng kaisipang ang pluma ay higit na makapangyarihan kaysa anumang sandata. Isang kasabihang totoo at hindi na bago para sa akin bilang isang mamamahayag. Sa pang-araw-araw na pagsusulat at paghahanap ng solusyon sa pang-araw-araw na mga suliranin, may mga bagay na mismo ako ay aking nakaliligtaan. Mga isyong hindi lang ikaw at ako ang may kinalaman, kundi pati ang bansang tinubuan. Ito ang di mapiglas-piglas na isyu ng tanikala ng kahirapan. Sa panimulang ito ay gumamit siya ng tinatawag na staccato lead, kung saan ang mga salita ay nilagyan niya ng tuldok upang mas maging makapangyarihan ang kahulugan. Sa pambungad na talata naman ay gumamit siya ng isang pamilyar na kasabihan na may kinalaman sa pamamahayag. Bukod sa ganitong estilo ay maaari rin kayong mag-umpisa sa isang rhetorical na tanong, bahagi ng tula o awit, mga salitang binitiwan ng isang prominenteng individual at iba pa. Ang katawan naman ay dapat na may malinaw na paglalahad at kaakit-akit na estilo ng paghayag ng impormasyon. Dito ninyo isusulat ang mga detalyeng magpapalawak sa paksang inyong tatalakayin. Ito naman ang katawan ng panulat ni Marvin Pamisa. Isa lamang akong simpleng manunulat ng aming paaralan sa Cagayan de Oro at inaamin kong wala sa akin ang lahat ng solusyon sa lahat ng problema. Subalit nagbago ang lahat ng ito nang aking kapanayamin ng aming guro sa araling panlipunan na si Ginang Neil Dredsuan. Sa edad niyang 55, agad na mababanaag ang kanyang pagiging seryoso sa buhay. Bantad na bantad ang kanyang pagiging disente at respetadong guro at individual na kahit sa simpleng pakikipag-usap sa kanya ay sandamakmak na impormasyon at kaalaman ang matututuhan. Bagay na siyang naghatak sa akin para siya'y kapanayamin. Ma'am, gaano na po kataas ang antas at level ng kahirapan sa Pilipinas? Ito ang linyang bumulalas mula sa aking nangungusap na bibig. Sa puso't damdamin ko'y nagsalimbayan ang samot-saring emosyon at palaisipan. Mga katanungang nag-aapuhap ng mga kasagutan. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya sa loob ng ilang segundo. Katahimikan ang tanging bumalot sa silid ng aming kinaroroonan. Nakabibinging katahimikan na tumutulig sa munting mga tainga na siyang lagusan tungo sa pahat na isipang puno ng katanungan. Hindi ko alam kung gaano. Tanging alam ko ay kung ano. Tanging linyang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Linyang lalong nagpagulumi sa aking isipan. Wala akong nadarama kundi ang bugso ng pagkalito na dulot ng kanyang sinabi. Tanging alam ko ay kung ano. Kung ano ang dahilan ng kahirapang ating dinaranas. Ang dahilan ay ang korupsyon na kagagawa ng mga opisyales ng pamahalaan na nagnakaw, nagtaksil at nanlinlang. Kanilang ninakaw ang perang galing sa kaban ng bayan na nakalaan para sa mga proyekto at hakbanging pangkaunlaran. Sila'y nagtaksil sa ating mga mata at nanlinlang gamit ang kanilang maiitim na kasinungalingang hindi naikubli ng huwad na katotohanan.
Sa katunayan, ang mga taong ito ay ang mga binoto at iniluklok ng sambayanan sa posisyong kanilang kinalalagyan. Walang awa nilang nilustay ang tiwala ng masa. Sila ang mga taong may pusong walang pag-ibig para sa bayang tinubuan. Patuloy ni Ginang Suwa na medyo lumamlampa ang kanyang bilugang mga mata. Kapansin-pansin ang kanyang pagsasalita na puno ng konbiksyon na hindi na itago ng kanyang suot na salamin. Binigay niyang halimbawa ang isa sa mga episodes ng programa ng ABS-CBN na Filon ngayon. Doon ay pinakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng karamihan sa mga pamilyang Pilipino na ang isang kahig ay isang tuka. Makabagbag damdamin ang kanilang kalagayan habang patagong ninanakaw ng mga nakaupo sa katungkulan ang perang nakalaan. Maraming aral ang patuloy na sinasabog ng isyong ito sa moral at kamalayan ng taong bayan. Mga aral ito na hindi dapat mailista lamang sa hanging tiyak na hawiin ng rumaragasang usok ng kapalaluan. Kaya't kailangang mahanapan ng agarang solusyon ang problemang ito. Dahil kung hindi, patuloy at lalo itong titindi at darating ang araw kung saan tuluyan ng nakalugmok ang bansang Pilipinas sa kumunoy ng di matibag-tibag na balangkas ng kahirapan. Ikaw, bilang isang kabataang Juan de la Cruz, ano ang mayaambag mo para malutas ang isyong ito? Ito ang huling linyang mula sa bibig ni Ginang Suwan na umurirat sa lahat ng aspeto ng aking pagkatao. Mundo ko'y tila huminto sa pag-inog ng kanyang sinambit ang huling pangungusap na nagbadya ng isang napakalaking palaisipan sa akin. Nangatod ang aking mga kasukasuan. Nangirot ang aking litid-litiran. Puso ko'y tumibok ng malakas na malakas. Isipan ko'y naglakbay ng malayong malayo. Pluma. Ito ang tanging bagay na sumagi sa aking mumunting isipan. Simpleng salitang binubuo ng 5 letra lamang, subalit milyon-milyong bagay ang karugtong. Simpleng bagay na ngayon magiging tagapagligtas ng buhay at tagapagsibol ng pag-asa. Ito ang aking magiging ambag sa lipunang nilagom ng dilim ng kasamaan. Ito ang magtatayo sa bandera ng mga Juan de la Cruz na patuloy na ipinaglalaban ang karapatan sa isang mabuting kalidad ng pamumuhay na tungkuling ibigay ng pamahalaan. Gamit ang plumang aking hawak-hawak na higit na binigyang kapangyarihan at karapatan ng Batas Republika 7079 o ang Campus Journalism Act of 1991, nakapagsusulat ako ng mga bagay na makapagbabago ng buhay at kapupulutan ng mga butil ng pag-asang tiyak na mamumukad sa puso't damdamin ng sinuman. Tangan ko ang plumang siyang magiging sandigan ng mundo. Responsableng plumang akay-akay ang makapilipinong pagpapahalaga. Responsableng plumang sa unti-unti magiging susi sa mundong walang patutunguhan. Kung inyong mapapansin, ginamit niya ang malalalim at makakapangyarihang wikang Tagalog upang mas maging matibay at makapangyarihan ang bawat salita at mensaheng kanyang binibitiwan. Sa umpisa ay nagbanggit siya ng kanyang karanasan sa kanyang pakikipag-usap sa gurong nabanggit at kung ano ang naging epekto nito sa kanya bilang mamamahayag. Sa katawan din niya binanggit ang salitang pluma, kung saan niya ipinahayag ang kahalagahan nito bilang simbolo ng kalayaan ng mamamahayag na nagpabatid sa mga mambabasa kung gaano nagiging makapangyarihan ang bawat panulat ng isang mamamahayag. At ang wakas naman ay mas maganda kung maikli, simple, ngunit makapangyarihan at siyang mag-iiwan ng makapuluhang mensahe sa kaisipan ng mga mambabasa. Sa ganitong paraan, winakasan ni Marvin Pamisa ang kanyang artikulo. Sulat, bura, sulat, bura. Maraming araw ang lilipas, maraming dahon ang malalagas. Maraming papel ang maaalpas at maraming tinta ang maipapamalas. Magpapatuloy ang aking pagsusulat at pagbubura. Subalit sa bawat sulat na aking gagawin,
at bawat burang aking tatahakin, akay-akay ko na ang bandila ng Pilipinas ng may responsibilidad. Dahil sa murang gulang ko, ako'y maituturing na isang responsableng Juan de la Cruz na naniniwalang responsableng pluma ang kailangan tungo sa walang patid na daloy ng kaunlaran. Kung mapapansin ninyo, inulit niya sa dulo ang mga salitang binanggit na niya sa unang bahagi. Ito ay isang epektibong paraan upang ikonekta ang mga ideyang kanyang inilahad sa wakas ng kanyang panulat. Pansinin din na nabanggit niya ang pamagat sa huling pangungusap na lalong nagbigay kapangyarihan sa mensaheng kanyang inilahad. Ang susi sa isang mahusay na lathalain ay ang pagbigay ng malinaw at makapangyarihang mensahe sa mga mambabasa. Iiwanan ko sa inyo ang mga salitang binitiwa ng isang sikat na manunulat na Pilipino na si Bob Ong. Dahil sa pagsusulat, masasagi mo ang mga matatayog na egotismo ng ibang tao. Matatapakan mo ang mga lumpong paa ng kasalukuyang sistema. At maiistorbo mo ang syesta ng lipunang masaya na sa mga paniniwalang kinagista nito. Sa paghatid ng utak mo sa papel, lahat yan babanggain mo. Kasabay ng pagbangga mo sa sariling mga takot, kamangmangan, at egotismo. Muli, ako si Binibining Michelle Hennessy Echalas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at binabati ko kayong lahat.